Nadja! Sandali lang! Napalingon ang dalagang daladala ang sangkaterbang libro. Napahinto rin siya sa pakikipagsiksikan sa hallway ng mga kapwa medical students. Let's go! Nagyaya si Sally sa coffee shop. I can't. Pasensya na. Akma niyang ipagpapatuloy ang paglalakad pero mabilis na hinawakan ng kaibigan ang braso niya. Ilang linggo ka nang hindi nakakasama sa amin ah. At saka ano ba yung mga dala mo? Eto. Mahina niyang wika habang buhat ang mabibigat na libro. Ibabalik ko sa library. Nanghiram na lang ako kaysa mamili. Paliwanag niya nang makitang pagtataka sa mukha ng kaibigan at kaklase na si Trinity. Bumuntong hininga ang kaibigan. Bakit kasi pinili mo yung buhay na yan? Trinity, busy ako. At saka hindi linggo ngayon. Don't preach at me. Mag-enjoy kayo. Bye. Nakangiting putol ni Nadja kasabay ng pagtalikod. Mahigpit niyang kinipkip ang dala at naglaho ang ngiti. Pinagpatuloy niyang paghakbang. Natatarantang lumabas ng library si Nadja matapos ibalik ang mga libro nang tumunog ng sunod-sunod ang kaniyang cellphone. Hello! Nasaan ka na? Hinahanap ka na ni Sir! Sabihin mo pupunta na ako. Natauhan niyang sagot kasabay ng pagsilip sa suot na rilo. Muli siyang tumakbo. Sandali pa siyang napahinto sa gitna ng ground nang maramdaman ang paggalas ng swelas ng suot na sapatos. Hinihingal na hinagod ni Nadja ang mahabang buhok. Sa pagtingala ay natanaw niya ang lalaking pinagpalit niya sa marangyang buhay. Hanggang sa maalala niya ang tawag sa trabaho. Wala siyang oras magdrama kaya pinili niyang ipagpatuloy ang pagtakbo. Kanina ka pa hinihintay ni Sir. Hinahabol pa rin niyang hininga habang nilalagay ang itim na apron sa bewang. Naroon siya sa isang drive-thru ng isang sikat na pizza house. Sir! Nadja, hindi ka na anak ng may-ari ng branch na to. Iniyuko niya ang ulo. Buti nga tinanggap ka pa rito. Sir! Isang pagkakamali mo na lang, tatanggalin na kita. Hindi na po mauulit. Sagot pa rin niya. Mabilis ang kilos niya habang nagdadala ng mga order sa drive-thru. Bakas ang pagod sa mukha ng dalaga. Muli siyang bumalik sa kusina. Natigilan ang lahat ng matapon ang mga daladala niya. Nagkalat ang mga pagkain na bitbit niya sa sahig. Tulalang, natitigan niyo ni Nadja. Rinig niya ang yabag ng sapatos na palapit sa kanya. Sir Neil, aniya ng ilang empleyado. Kuya, mahinang wika niya sa nakatatandang kapatid. Mag-usap tayo sa labas, Nadja. Is he really worth it? Nanatiling nakayuko ang ulo ni Nadja. Naroon sila sa labas at nakaupo sa isang bench. Karapat dapat ba siyang ipagpalit sa buhay na nakasanayan mo? Sinalubong niya ang mga mata nito. Masaya ako na natutunan kong mabuhay sa sarili kong hirap. Ngayon, mas alam ko na ang halaga ng pera. Pagod niyang tugon. Hindi mo sinagot ang tanong ko, Nadja. Naiiyak niyang tinitigan ng nakatatandang kapatid. Tumango ang dalaga at tipid na ngumiti. Nilunok niya ang lahat ng nagbabarang emosyon. Sa dulo ng nakakapagod kong araw, siyang nakakasama ko. Ngumiti ng mapait si Neil. Nadja, wake up. Ang buhay hindi lang puro pag-ibig. Look at you. You look very tired. You look hopeless. Is this what you call love? Marahang tumayo si Nadja. You won't understand me anyway. You've never been in love, kuya. Matalino ako, Nadja. So are you. Pero hindi ko pipiliin ang pinili mo just to ruin my life. Huminga ang dalaga. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Ikakaltas namin sa salary mo ang mga order na natapon. Yes, sir. Pigil ang mga luha niya nang iwan si Neil. Dalawa lang silang magkapatid at parehong negosyante ang kanilang mga magulang. Si Neil ang anak na gugustuhin lahat ng magulang. Matalino, masunurin at may maayos na trabaho. Habang siya ay nag-aaral at sumasama sa nobyo. Tinakwil siya ng mga ito matapos malaman ang pakikipagrelasyon niya kay Ralph. Bagsak ang balikat ni Nadja nang matapos ang trabaho. Mabigat ang bawat paghakbang niya. Binuksan niya ang suot na bag at napahawak sa kumukulong tiyan. Nads!
Napahinto naman siya. Where have you been? Kanina ka pa namin hinihintay sa coffee shop. Talaga ba? Hinagod niyang nangangawit na batok. Sinipat niya ng tingin ang mga kaharap na kaibigan at mga kapwa medical students. How about your research papers? Nasimulan mo na ba? Hindi pa. You should focus on that, Nadja. Payo pa ng isa. I'll take care of it, don't worry. Natahimik sila. Kung ikukumpara siya sa mga kaharap na kaklase, ay kitang hirap at pagod niya. Kung noon, nakakasabay siya sa mga magagandang damit nito at sa pagiging postura at presentable, ngayon, lagi siyang aligaga sa paghabol sa oras ng pag-aaral at trabaho. It's not too late. You can go back. Hinihintay ka pa rin nila, tita. She's right, Nadja. Buong med school year, nag-aaral ka at nagtatrabaho. Don't get me wrong. Alam kong maraming students ang nagtatrabaho just to support their studies. Pero ikaw, we all know that you don't have to do this. Dagdag pa ni Sally. Nilapitan si Nadja ng mga kaibigan at nagtungo sa magkabilang gilid niya. Hinawakan siya sa braso para kumbinsihin. Go home. Go back to your family. To your comfortable life. Naiiyak na saad ni Trinity. Marahan niyang inilayo ang braso at isa-isang tiningnan ang mga kaibigan. Pigil niyang nagbabadya na rin na luha. Thank you for being concerned. I really appreciate it. But I can't do that. Hindi ko siya kayang basta na lang talikuran. Maiwan ko na kayo. Dagdag niya pa bago ipinagpatuloy ang paglalakad. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Nadja nang mapatapat sa isang lumang bahay. Dalawang palapag na bahay na bato. Sinilip niyang nangangalawang na bubong na silungan nila sa ulan at araw. Kung hindi pa ito namana ng nobyo sa mga namayapang mga magulang, malamang. Dagdag pa sa problema niya ang pambayad sa upa sa bahay. Itinulak ng dalagang maliit at nangangalawang na gate ng bahay. Sa pagbukas pa lang ng pinto ay nagkalat na ang ilang gamit. Yumuko siya para pulutin yun isa-isa. Ralph! Tawag ni Nadja habang nasa sala. Bumukas ang pinto ng kanilang banyo. Nadja, nakauwi ka na pala. Sagot ng binata na katatapos lang maligo at nagsusuot ng kamiseta. Seryoso niyang pinagmamasdan ang kasintahan. Bakit? May problema ba? Nag-aalalang tanong ng binata nang lumapit at sinilip ang mukha ng dalaga. Wala naman. Umiling lang si Nadja. Maghahanda lang ako ng pagkain natin. Sabay na tayong mag-dinner. Nang umiti si Ralph ay malungkot ang ngiting gumuhit sa labi niya. Sa buong araw na pagod, kahit papano nababawasan yon nang makitang nobyo. Akin na yung bag mo. Maingat na kinuha ng binata sa kaniyang sakbit na bag. Salamat. Dire-diretso siya sa kusina. Napatingin ito sa kanya na makarating sa lamesa. Sinulyapan muna ni Ralph ang nakahain bago nagsalita. Pwede akong mamili sa tindahan ng iba kung ayaw mo niyan. Dumukot ito ng pera sa suot na short. Napahinga si Nadja nang makita ang nasa palad ng nobyo. May ilang barya ng pera roon. Hinila niya ang kahoy na silya. Ayos na to. Sarado na rin ang mga tindahan. Wala ka na rin mabibilhan. Umupo na siya at wala na rin nagawa si Ralph kundi okupahan ang kaharap na silya ng nobya. Seryosong hinati ng dalaga gamit ang tinidor ang isang pritong longganisa na natira sa kanilang umagahan kanina. Sa'yo na yan. Nagsimula na si Ralph kumain. Napahinto ang binata sa pagnguya at napangiti nang ilagay ni Nadja ang kalahati sa plato niya. Gusto ko, lahat pinaghahatian natin. Ngumiti pa ang pagod na anyo ng dalaga. Tiningnan ni Ralph ang nakayukong nobya. May competition nga pala kami. Isiningit ako ni Coach. Yung thesis mo, nasimulan mo na ba? Walang emosyon na putol ni Nadja sa kaharap at pilit na nilulunok ang kanin. Pagbalik ko, pagkatapos ng competition. Ano? Nag-angat siya ng ulo at mabilis na nag-arag ko ang kilay. Kailangan kong mag-focus. Ang sabi ni Coach Daryl, manunood ang mga coaches ng Philippine National Swimming Team. Malay mo. Malay mo? Awit niya muli kasabay ng malakas na pagbaba ng hawak
na kutsara sa mesa. Natigilan si Ralph at tinitigan si Nadia na nakatapat sa kulay na dilaw na bumbilya. Malay mo, wala pala sa swimming ang swerte mo. Ano? Nalukot ang noon ng binata at naiinis na isinadlak ang likod sa kahoy na Celia. Why don't you just quit swimming, Ralph? Instead, focus on your studies. Tumaas ang sulok ng labi ng binata. Mabilis din ang pagtahip ng dibdib nito habang lagpas ang tingin sa dalaga. Since high school, lumalangoy ka na. Konti na lang. Maalis ka na sa pagiging student athlete dahil hindi mo ma-maintain ang grades mo. Graduating na tayo. Paano pag hindi ka nakapasa? Napaigdad siya nang galit na tumayo si Ralph. Ito na naman tayo. Ba't ba laging dito natatapos ang usapan natin? Maluhaluhang tinitigan ni Nadia ang binata. We're adults now, Ralph. Tinatagan niya ang tinig. Marami na tayong dapat isaalang-alang. Marami na tayong dapat unahin sa araw-araw. Katulad ng kumita ng pera. Para magawa natin yon, kailangan natin pareho magtrabaho habang nag-aaral. Dahil kung hindi, hindi tayo parehong makakapagtapos. Naghinang ang kanilang mga mata ng nobyo. Hindi na sinusuportahan nila mami ang pag-aaral ko. Buti na lang hinahayaan pa rin nila akong maging scholar ng university. Kung hindi, pati pangarap ko mawawala. Sarkastikong tumangutango si Ralph. Gusto mong ihinto ko ang pagiging swimmer ko? Para matuloy mo ang pagiging doktor mo, ganun ba? Hindi. Mahina't umiiyak niyang sagot. Ang gusto ko magtulungan tayo. Tinutulungan kita. Mabilis na tumayo ang dalaga sa Celia. Tinutulungan? Sa anong paraan? Pinababayaan mo ang pag-aaral mo. Lalangoy ka kung kailan at saan mo gusto. Paano kung hindi ka makagraduate? Anong magiging trabaho mo? Ba't ba ang baba ng tingin mo sa akin? Nilapitan ni Nadia ang galit at sumigaw na si Ralph. Kung mababa ang tingin ko sa'yo, wala na sana ako rito. Natigilan ang nobyo at pinagkatitigan siya sa mga mata. Hindi ko sana pinili ang buhay na to. Pero nandito ako, Ralph. Gusto kong maghirap kasama mo. Pero pakiramdam ko mag-isa lang ako. Ibinaba niyang ulo nang maglaglagan pa ang mga butil ng luha niya. Nanatiling nakatuon ang mga mata sa kanya ng binata. Patuloy ang pangarap mong maging swimmer. Habang ako, napapagod mag-isa. Hinawakan niya si Ralph sa kamay at marahang tiningala. Mag-quit ka na muna sa swimming. Sabay tayong magtrabaho at mag-aral. Sa ganung paraan, sabay nating matutupad ang mga gusto natin sa buhay ng magkasama. Sinisinok-sinok na pahayag ni Nadia. Tulala si Ralph habang nakaupo sa pasimano ng bintana. Tahimik na tahimik ang buong bahay. Malungkot niyang tinitigan ang goggles na hawak bago ang isang singsing. Napangiti siya ng mapait. Mabilis talagang pag-ikot ng mundo. Dati, simpleng paglangoy lang ang pinoproblema niya. Ngayon, ganoon na rin ang babaeng pakakasalan niya. Huminto sa pagsusulat si Nadia. Kaharap niyang sangkatarabang school works. Nilingan niya ang pinto ng kwarto. Nasa labas pa rin ang bahay si Ralph. Binalingan niyang isang picture frame. Naroon ang litrato nilang dalawa. Masaya. Malayong malayo kung ano sila ngayon. Nahulog siya noon sa swimming pool ng iligtas nito. Doon niya nakilala ang pinakamagaling at gwapong swimmer ng kanilang university. Si Ralph Generoso. Naging magkaibigan at nagkalapit sila. Ang kaso, masyadong malaki at mataas ang pangarap ng mga magulang niya para sa kanya. Gusto siya nitong makapagtapos ng walang kahit anong relasyon sa kung sino. May plano din ng mga ito na dalhin siya sa Amerika. Pero pinaglaban niya si Ralph at hanggang ngayon, araw-araw niyang pinaglalaban ang pag-ibig niya para dito. Marahang naglakad si Nadia. Naabutan niyang tulog at nakahiga si Ralph sa sofa. Malungkot siyang napangiti. Nagtungo sa gilid at umupo. Pinagmasdan niya ang maamong mukha ng kasintahan. Alam niyang masigit pa sa pisikal na anyo nito kung bakit lagi niyang pinipiling makasama ang binata. Alam niyang itong gusto niyang makasama sa hirap man o ginhawa. Sana lang maunawaan ito ang punto niya. Isang halikang ginawad ni Nadia sa noon ni Ralph bago nilagyan ng kumot ang nobyo. Pasilip-silip siya sa management class. Tinatanaw-tanaw niya si Ralph. Hanggang maglabasa na
ang mga kaklase nito. Nadja! Alvin, bati niya sa kaibigan ng nobyo. Si Ralph, nasa loob pa rin ba siya? Wala, hindi pumasok. Ano? Hinahanap nga siya ni Professor. Bagsak siya sa naging exam namin noong isang araw. Napapikit ang dalaga sa kanyang narinig at matulin na umalis. Mabilis niyang tinungo ang lugar kung nasaan ang indoor pool ng university. Halos mahulog ang sakbit niyang mga gamit at bag sa pagmamadali. Nang makapasok, ay hinanap agad ng mga mata niya ang pakay. Natanaw niya ang pag-ahon ni Ralph mula sa pool at sinalubong ng mga babae. Ralph! Nadja, nakangiting bati nito nang kunin ang tuwalya. Lumaki ang butas ng ilong ni Nadja nang lumapit dito. Sinulyapan niya sandali ang mga babaeng pinanunood ang binata. Anong problema? Anong problema? Ulit niya. Bakit hindi ka pumasok sa klase mo? Tungkol doon, bagsak ka sa exam niyo. Paano ka makakagraduate? Umalingaw-ngaw ang boses niya sa loob. Kumalma ka nga. Hinawakan ni Ralph ang naiiyak sa galit na nobya, pero otomatikong pumiksi si Nadja. Wala kang kwenta. Napakurap ang binata. Nakita niyang maraming luha ng dalaga. Nadja, paulit-ulit na lang tayo. At hindi ko na alam kung paano ko ipapaintindi sa iyong punto ko. Kung saan ako mag-uumpisa para lang maintindihan mo na hindi lang ikaw at ang pangarap mo ang meron ka. Umiiyak niyang saad. Lalapit sana si Ralph nang umatra siya. 4 na taon. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Wala nang natira sa akin kahit katiting. Ubus na ako. Nadja. Ayoko na, Ralph. Hindi tong pag-ibig na alam ko. Tinalikuran na niya ito. Hindi mo man lang ba ako pakikinggan? Napako ang mga paa ni Nadja. Tingin mo, ikaw lang ang nahihirapan? Gusto kong may mapatunayan ako para sa mga magulang mo. Naikuyom niya ang mga palad. Hindi lang ikaw ang humakbang ang dalaga. Kapag umalis ka ngayon, hindi mo na ako makikita. Siguradong litanya ni Ralph. Matapang na, itinitig ng diretso ni Nadja ang mga mata bago huminga ng malalim. Awang ang labi ng binata nang ipagpatuloy ng nobya ang paghakbang palayo sa kanya. Nahampas niya sa sahigang tuwalya. Marahang tinaas ng dalagang ulo. Sinulyapan niyang natunog na cellphone. Sandaling, binuksan niyang lampshade sa ibabaw ng mesa. Hello, Dr. Castro? Hi, Trinity. Hoy, may accent ng imported doctor namin ah. Natawa siya at sumandal sa swivel chair. Pinagmamasdan niyang loob ng office. Nagising siya sa mahabang pag-alala ng nakaraan. Ilang taon nang lumipas pero heto pa rin siya. Malaking parte ng pagkatao ay nanatiling nasa panahong iyon. Nads, nandyan ka pa ba? Yes. I'm still here. Maagap niyang tugon. I know it's late. Naistorbo ko pa yata ang tulog mo. No, naka-duty ako, Trinity. Anyway, kumusta ang application mo? Nag-a-apply para sa residency program ang kaibigan sa ospital kung nasan siya ngayon. At sana matanggap ito para naman may kasama siya. Ilang taon na rin siyang namumuhay mag-isa sa bahay na nabili niya. Regular silang nagtatawagang magkaibigan. Habang si Sally naman sa Pilipinas na pagpa siyang mag-residency. Malapit na, maghintay ka lang dyan. Sabay tayong mag-a-affam hunting. Rinig niya ang kilig sa tono ng kaibigan. Natawa na lang siya. Good luck kung magagawa mo yan dito. Believe me, the doctors here work long hours. If there's a will, there's always a way. Napailing si Nadja sa fighting spirit nito. Wait, don't tell me. Single ka pa rin hanggang ngayon. Buntong hininga na lang ang narinig ni Trinity mula sa kabilang linya. Anong gagawin mo riyan sa matres mo? Remind ko lang ha, mag-i-expire ka na. Natawa naman siya. Dapat alam mong mahirap nang mabuntis kapag nasa 30s na. Kaya magpakasal. Ano ba yung sinasabi mo? Putol niya agad. Marami pa akong pangarap. Pangarap pa talaga? O baka naman hinihintay mo pa rin yung ex mo na pinaglihi sa isda? Napairap ang dalaga sa tinutukoy ni Trinity. Itunoon niya ang mga mata kung saan. 5 years nang nakalipas. Hindi nga natin alam kung patay na yon. Trinity, awat niya. O bakit? It's been 5 long years, Nads. Ang haba ng panahon na yon. Maraming pwedeng mangyari.
anong malay natin kung nalulunod siya sa isang swimming competition niya at Tape Trinity. Kung ano man ang nangyari sa aming dalawa, hindi pa rin maganda na humiling tayo ng masama para sa kanya. Ito naman, hindi na mabiro. Tumayo na ang dalagang doktor. Magra-rounds pa ako. Okay, I'm sorry. Ingat ka dyan. I'll be there soon. Alright, see you. Dahan-dahan niyang binaba ang hawak na cellphone bago huminga ng malalim. Doc? Sumilip ang banyagang nurse. Yes? The results of the blood test you requested for patient in room 22 are out. Okay, thank you. Sumunod siya rito nang makalabas ito ng pinto. Habang naglalakad sa hallway, ay naririnig pa rin niyang boses ng kaibigan. 5 taon na ngang nakalipas at wala siyang balita kahit ano sa dating nobyo. Ang huling pagkikita nila ay noong maghiwalay sila sa mismong natatorium ng dating eskwelahan. Dr. Castro. Dr. Brown. I have something to discuss with you. Inabot ni Nadia ang hawak na patient board sa katabing nurse at sumunod sa head cardiothoracic surgeon. Sit down. Thank you. Nginitian niya ang kapwa Pilipino na nakapag-asawa ng Amerikanong doktor. A patient from our country will be transferred here tomorrow. He has coronary artery disease. Tumango siya. Here. Inabot nito ang medical record ng sinasabing pasyente. He is Mr. Pio Capinpin. Sinimulan niyang buksan ang hawak at binasa. He is a VIP patient at ikaw ang ina-assign ko sa kanya. I understand, Dr. Brown. I'll do my best. I trust you. Nginitian siya ng doktora. Nads! Patakbo si Trinity nang salubungin niya sa airport. Natatawa siyang niyakap ito. Na-achieve ko na rin ang American dream! Sigaw ng kaibigan. Shh! Huwag kang sumigaw! Baka hulihin ka ng airport security officer. Tinakpan niya ang bibig nito. Let's go. Naghihintay yung kotse ko sa labas. Tinulungan ni Nadia ang itulak ang luggage cart ni Trinity. Manghang-mangaha ito habang nakasilip sa bintana. Siya naman ay nangingiting nagmamaneho. Hindi na ako nandito para lang bumisita. I'm staying here. Masayang sambit ng kaibigan. Napailing na lang siya. Sa presensya nito, magkakaroon na rin ng ingay ang buhay niya. Ilang taon ding naging tahimik ang pamumuhay niya rito sa Amerika. Nang makapagtapos, inilaan niya ang mahabang panahon sa pag-aaral bago nakapagtrabaho. Ngayon, masasabi naman niyang stable ng lahat. Pwede na siya sigurong i-enjoy naman ang buhay. Nads, parang minumulto ako ng ex mo. Ha? Takang tanong ni Nadia. Nung nasa airport ako ng Pilipinas, parang nakita ko si Ralph. Humigpit ang kapit niya sa manibela. Kaso hindi ako sigurado kung siya nga. At saka nagmamadali ako kaya hindi ko rin naabutan. Paliwanag nito. Baka na malikmata ka lang. Nilinis niyang lalamunan at tumanaw kung saan. Gusto niyang iiwas ang mukhang hindi niya alam ang naging reaksyon. Hindi nga, Nads. Binalingan niya ang kaibigan na kinalbit siya. Since then, hindi na kayo nagkita ni Ralph? Pangalan pa lang ng dating kasintahan ng marinig, iba ng epekto sa katauhan ni Nadia. Pilit siyang umiti kay Trinity na pinagmamasdan siya ng husto. Never. I have never seen him for the last 5 years. Dagdag pa niya. You know what? Nung mga unang taon na nagpunta ka sa Amerika, may naririnig pa ako tungkol sa kanya. Nagsimulang magkwento ang kaibigan. Siya naman ay natahimik at kunwaring kaswal sa pakikinig. Sumasali pa rin siya sa mga swimming competition at as usual, lagi siyang champion. Ang alam ko rin, napabilang siya sa Philippine National Swimming Team. Marahang tumango si Nadia. Alam niyang hindi basta-basta isusuko ng binatang pagmamahal nito sa paglangoy. Pareho lang silang may pangarap. Magkaiba nga lang ng mga daan na tinahak. Asus? Napaigdad siya ng kilitiin ni Trinity. Napatrobak sa relationship nila. Stop it! I'm driving! Seryoso niyang sagot. Nakaget over ka na ba talaga ha? Nagkatitigan sila ng kaibigan. Of course! Hindi ako nagsisisi sa pinili ko. I'm here now. Successful.
Pigil ang panginginig ng tinig na tugon ni Nadja. At last na tauhan ka rin. In reality, hindi ka dapat nagpapabulag sa pag-ibig. You must let each other grow. Tinapik siya ni Trinity sa balikat. Ilang linggo lang inayos ng kaibigan ng mga papel at nakapasok na rin ito sa Divine Medical Hospital kung saan ito magde-training. Dr. Castro, napangiti si Nadja nang makita ang kaibigan. Naroon sila sa hallway ng ospital para salubungin ang pagdating ng VIP patient. How is it going so far? Tanong niya rito. Pretty good. Mala-American citizen na sagot ni Trinity. Napangiti siya dahil kung paano ito umasta ay parang ilang taon nang naninirahan sa Amerika. Sabay silang napatingin sa pinapasok na pasyente na nakahiga sa hospital bed. Pasyente mo? Oo, galing sa Pilipinas. Meron siyang heart condition. Kababayan. Mahinang aniya ni Trinity habang nakatanaw pa rin sa pinapasok na pasyente. Dr. Brown assigned me to look after him. Aniya pa ni Nadja. Siguradong mayaman yan. Aba, hindi biro ang hospital bill at ang mga pag-admit sa VIP room. Tumango siya habang pinapanood ang tuluyang pagpasok nito sa loob ng medical hospital. Ang sabi ni Dr. Brown, mahal na mahal daw ng apo si Mr. Kapinpin. Doon niya lang sinulyapan ang kaibigan. Yung apo niyang ginustong, madala siya rito para mas matutukan at mabigyan ng magandang treatment. OMG! Nagulat siya nang hawakan siya ng kaibigan para itong nakakita ng multo habang nakatanaw pa rin sa malayo. Bakit? Kinakabahan na rin si Nadja sa naging reaksyon nito. Tinapon niyang tingin kung saan nakatoon ang nakamulagat na mga mata ng kaibigan. Si... Uutal-utal at hindi nito matuloy na pagsasalita. Dr. Castro? Nilingon ng dalagang doktor ang isang nurse. Dr. Brown asked you to come to her office. Okay, I'm coming. Muli niyang tiningnan si Trinity bago tumakbo patungo sa office ng head cardiothoracic surgeon. Dr. Brown, ngumiti siya nang makaharap ang kababayang doktora. Patient Pio is already in his private room. Gusto kong tutukan mo siya. Yes, Dr. Brown. Take time to study his heart condition. Tumango siya para sangayunan ang lahat ng utos nito. Tumayo na si Eloisa. Napatingin si Nadja dito. Let's go. I'll introduce you to Mr. Kapinpin and to his grandson. Magkasunod silang lumabas ng opisina. Kakaiba ang kabang nasa dibdib ni Nadja habang nasa loob ng elevator paakyat ng VIP room. Hindi naman unang beses niyang magkaroon ng pasyente na VIP. Kaya bakit kakatuwa ang nararamdaman niya? Isang katok sa pinto ang ginawa ni Dr. Brown bago yun binuksan. Bumungad sa kanilang isang matandang lalaking nakahiga. Pumasok ang dalawang doktora sa loob, lumapit sa kanilang isang magandang babae. Hi! Hello ma'am, I'm Dr. Eloisa Brown, the head cardiothoracic surgeon of Divine Medical Hospital. And this is Dr. Nadja Castro, one of our outstanding doctors here. Nakipagkamay sa kanilang kababayan. Kayo ho ang apo ni Mr. Pio Kapinpin? Tanong ni Nadja nang magbitaw. No, I'm the secretary of his grandson. Marahan siyang napatango. Oh, here he is. Sambit ng sekretarya. Mr. Generoso. Dahan-dahan siyang lumingon sa bumukas na pinto. At kulang na lang ay mahimatay siya ng makitang apo ng matanda. Mr. Ralph Generoso. Bati ni Dr. Brown. Kaswal ng umiti ang binata. Dr. Eloisa. Nagkamay sa harap niya ang dalawa habang siya'y parang sinabugan pa rin ng bomba. I'm glad to finally meet you. Thank you for accommodating us here in Divine Medical Hospital. Pasasalamat ni Ralph. Natungo ni Nadja ang ulo. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Naririnig niyang boses ng dating nobyo habang pilit na pinoproseso ang mga nangyayari. Dr. Castro, are you with me? Namumutla niyang tingnan ang doktorang kanina pa yata siya tinatawag. Are you okay? Tumango na lang siya.
So, this is Mr. Ralph Generoso. Marahang binaling niyang mga mata sa binata. At nang magtama ang tingin nila, ay napakurap siya. Long time. Seryosong bati nito. Do you know each other? Usisa ng doktora. No, yes. Putol ni Ralph at bumaling sa head cardiothoracic surgeon. Really? How? We attended the same university. Kaswal na sagot ng binata na nakapagpangisi sa kanya. Binalingan siya ng katabing doktora. Maybe I don't remember him, Dr. Brown. Sorry. Anya naman ni Nadja. Tumaas ang sulok ng labi ni Ralph sa narinig na pagtanggi sa kanya ng dating nobya. Anyway, if you want to ask anything about your lolo's condition, you can come to her. She's one of our outstanding heart surgeon here in Divine Medical Hospital. Alright. Makahulog ang sagot nito kasabay ng ngisi. Nangihina si Nadja nang makapasok sa sariling office. Daig pa niya ang nakakita ng patay na nabuhay. Sa lahat ng pwedeng maging apo ng magiging pasyente niya, bakit si Ralph pa? At sa dami ng ospital sa Amerika, bakit dito pa nito napili? Nads! Nagmamadali siyang hinila ni Trinity nang magkasalubong sila sa hallway. Nakita mo? Sino? Kunwaring wala siyang idea sa tinutukoy ng kaibigan. Yung isda! Si Ralph! Yung ex mo! Mabilis na nagmasid sa paligid si Nadja at baka may makarinig sa kanila. Siguradong nasa paligid lang ang binata. Huwag kang maingay. Nagkita na kayo? As in, face to face? Nagsulat siya kunwari sa hawak na medical clipboard na hawak. Yes, Dr. Brown, introduce me to him. Siya ang apo ni Mr. Pio Kapinpin, the father of his mom. Oh, anong sabi niya? Hinawakan ni Trinity ang braso niyang nagsusulat. Kaswal siyang humarap dito. Wala. Wala? Paanong wala? Nagmamadaling kinuha ng kaibigan ng cellphone at pinakita sa kanya. Ngayon ko lang nalaman. CEO na pala siya ngayon. Sinilip ni Nadja ang hawak nito. CEO na siya ng sikat na swimwear brand. At siya rin ang ambassador. Wala siyang maisagot lalo na nang makitang tagumpay ng dating nobyo sa article ng sikat na magazine. Ganoon na rin ang net worth ng isang Ralph Generoso. Natigilan ang kusa si Trinity at tiningnan ang natahimik na doktora. Are you okay? Oo naman. I'm happy for him. Masaya ako sa narating niya sa buhay. Nilunok niya ang bara sa lalamunan at tumango-tango. I have to go. May i-check pa akong patient. Paalam niya. Sa paglalakad ni Nadja sa hallway, ay natanaw niyang makakasalubong na binata. At habang palapit dito ay nakikita niyang mga mata ng dating nobyo. Kaswal siyang tumango rito para formal na bumati. Hanggang sa huminto si Ralph nang makalagpas sa doktora. Dr. Castro, can we talk? Marahang napako ang mga paa ng dalaga. I have questions for you. Huminga si Nadja bago lumingon at ngumiti. Sure, Mr. Generoso. Napangiti si Ralph nang makitang nanginginig ang daliri ng doktorang nasa silya. Kasalukuyan itong nililipat ang ilang pahina ng medical record ng kanyang lolo. Mayabang siyang tumaltak na sunod-sunod na nakapagpahinto rito. Relax. You look so tense, Dr. Castro. I'm not. I haven't had enough sleep these past few days. And if you are sleep deprived, this may trigger neurological reflexes that cause shakiness. Formal niyang paliwanag bago nagtaas ng muka. Nagdama ang kanilang mga mata. Alright, I got it. You're a doctor. Magaling ka. At alam mo nga palang lahat. Kahit ibang dala ng pahayag na yun kay Nadja, pilit siyang sumeryoso at ginawa ang trabaho. Mr. Generoso, upon checking Mr. Pio Kapinpin, nice office. Putol nito kay Nadja habang nagmamasid sa loob ng nakalukip-kipa ang mga braso. This has always been your dream. Sandaling huminga ang dalaga. Are we gonna talk about Mr. P's condition here or not? Cause if you're not ready, I can give you time, Mr. Generoso. Nagkatitigan sila. Kinabahan siya ng maaninag ang galit sa mga matang
Pinagmamasdan siya. I have to go. Please excuse me. Kung ikaw lang palang madadatnan ko rito, I would rather choose another hospital. I won't entrust Lolo's life to someone I don't trust. Mayabang na tiningala ni Ralph ang doktora. Kaswal itong ngumiti sa kanya. Kung gusto mo talagang i-transfer sa ibang hospital si Mr. Pio, you can talk to our head cardiothoracic surgeon about it. I don't have reasons to stop you from doing that, Mr. Generoso. Now, excuse me. Formal nitong sagot. Sa paglakad ni Nadja, hinablot siya sa braso ni Ralph. Napangiwi siya nang tumama ang balakang niya sa ibabaw ng sariling mesa. At nang itaas ang mukha ay sumalubong sa kaniyang nakangising binata. Napaupo siya sa mesa dahil sa panghihina ng mga binti. Nothing has changed. Makasarili ka pa rin. Rinig niya ang sakit at sarkasmo sa tinig ng dating nobyo habang lumalamlam ang napupuot na mga mata nito. Automatikong tumulo ang mga luha niya. Marahang umatras ang hinihingal na si Ralph habang pinagmamasdan ng babaeng dahilan kung bakit siya nagsikap sa buhay. Sino ngayon ang walang kwenta? Habang naririnig ang dating nobyo, ang tatag na inipon niya sa dibdib ay mabilis na nawala. Ni hindi niya makuha ngayong magsalita. You're working for me now, Nadja. Sinalubong ng dalagang mga mata niya. At hindi kita basta bibitawan hanggang sa ma-realize mo kung anong pinakawalan mo. Nang kumalabog ang pinto ay doon lang bumuhos ang luha ni Nadja. Hindi siya makapaniwalang ganoon ang pagkamuhin ni Ralph sa kanya. Nagtanim ito ng sama ng loob dahil sa pagpili niya ng pangarap kaysa sa kanilang relasyon. Huminto ang mga paan ni Ralph nang marinig ang pagbagsak ng kung ano sa isang ward. Marahan niyang hinawi ang kurtina. Sorry. I'm really sorry. Nagmamadaling pinulot ni Nadja ang syringe na nahulog. Get out of my face! You freaking useless doctor! Sigaw ng matandang Amerikanang pasyente ng dalaga. I'm really sorry. Paulit-ulit na paumanhin ni Nadja nang tumungo. Get out! Napahakbang ang galit na si Ralph nang malakas na batuhin ang unan ang dating nobya. Pero natigilan din siya at pinagkatitigan ito sa malayo. Pinagmamasdan ni Nadja ang mga kamay. Ilang beses na siyang nagkakamali ngayong araw. Kakaibang epekto sa kanya ng pagkikita nila ng dating kasintahan. Tiningala niya ang madilim na langit. Akmang, tutunggay na niya ang umuusok na kape nang may pumigil doon. Akala ko ba magaling kang doktor? You shouldn't drink coffee. Hindi ka lalo makakatulog niyan. Sad ni Ralph na nakahawak sa baso ng kape niya. Tumayo siya habang hindi pa rin yun binibitawan. Excuse me? Persahang kinuha yun ng binata at halos matapon ang laman sa suot niyang doctor's coat. Don't think that I care about you. I care more about my lolo. Baka kung anong injection ang iturok mo sa kanya. Kaswal na tugon ni Ralph at tinungga ang kape ng dalaga. Mapaklang natawa si Nadja. You're leaving again? Tanong nito nang talikuran siya. As always. Pwede ba? Seryoso niyang hinarapan ang binata. Stop it! Don't talk to me unless it's related to my job. Mariin na sad niya. At bakit? Nakangiting tanong sa kanya ni Ralph at lumapit. Nakipaglaban siya ng titigan dito. You always want to hear my voice, don't you? You always wanted to have a conversation with me. Lalo na kapag magkatabi tayo sa pagtulog. Nangaasar na patuloy ng binata ng silipin ang mukha niya. Napatingala si Nadja sa langit dahil sa inis. Hindi na ba ngayon? Nang magtugma ang mga mata, ay mabilis niyang tinulak si Ralph. Nabitawan nito ang kape at natapon yun sa kanya. Ramdam niyang napasong balat. Galit niyang tiningalang nagulat na binata. I'm so... Hindi pa natatapos ang sasabihin niya, ay galit na siyang iniwan ng dating nobya. Dr. Castro. Good evening, Dr. Brown. Inukupahan niyang Celia. Dahil sa mabilis na improvement ni Mr. Kapinpin, he will be discharged tomorrow morning and will continue his recovery and medication at home. Tumango siya sa doktor. And you're still the assigned doctor to him. He will remain under your care, Dr. Castro. Napakunot noo si Nadja. Ni-request ni Mr. Generoso na ikaw ang maging personal doctor ng lolo niya.
Bibisitahin mo siya araw-araw para i-monitor ang kalagayan niya. After that, you have to report it to the hospital. Listen, Nadja. Inilapit ng doktor ang mukha sa pagitan ng mesa. Seryoso ang sinalubong niya ang mga mata nito. You are doing your job well, and you're about to get promoted. So please focus. Take this opportunity. The medical director is giving you a chance. Marahan siyang tumango. Hinga pong malalim. Nakatapat ang chest piece ng stethoscope sa dibdib ng pasyente. One more. Napatingin si Nadja nang mas marinig ng maayos ang paghinga ng matandang lalaki. Maaliwalas ang mukha niya nang hubarin ang nasa tenga. You're doing great, Mr. Kapinpin. Thank you, Doktora. Ralph. Apo. Binalingan niya ang binatang pumasok sa loob ng kwarto. How are you doing, Lolo? Masiglang bati ng dating nobyo. Maayos-ayos na. Magaling kasi ang doktora ko. At maganda pa. Dagdag ng nakangiting matanda. Nagkatinginan si Nadja at Ralph. Unang umiwas ang dalaga at binalik sa pasyente ang atensyon. Doktora, saan ka nakatira sa Pilipinas? Sa Quezon City po. Aba, malapit sa atin yon, Ralph. Matagal ka na bang nandito, iha? 5 years na po. Matagal na pala. Eh di may asawa ka ng kanu rito. Napahinto ang binata sa pag-aayos ng kumot ng kanyang lolo at pinakinggan ang itutugo ng dalaga. Ngumiti lang ng tipid si Nadja. Babalik ko ako bukas para sa check-up nyo. Mauna na po ako, Mr. Kapinpin. Lolo na lang ang itawag mo sa akin. Lolo Pio. Anya ng matanda. Sige ho, Lolo Pio. Sabay silang ngumiti ng matanda. Sinakbit na ni Nadja ang bag. Dalhin mo si Lolo sa garden. Seryosong utos sa kanya ni Ralph, hindi pa man siya nakakaalis. Ginitian lang ni Nadja ang matanda. Dinala niya ito sa malawak na garden na may naghihintay na breakfast. Formal pa rin ang anyo ng binata ng sumunod doon at okupahan ng silya. Mauna na po ako, Lolo Pio. Sumabay ka na sa amin. Hindi na ho. Masamang tingin ang ibinato sa kanya ni Ralph. Naasiwa siya kaya marahan niyang hinilang isang silyang bakal. May asawa ka na ba, iha? Amerikano ba, ha? Ulit nitong tanong sa kanya. Natungga ni Nadja ang baso ng tubig. Dapat tanungin mo muna, Lolo, kung may papatol sa kanya. Natatawang singit ni Ralph. Napairap siya. Siyempre naman. Aba, iba yata ang ganda't alaga ng mga Pilipina. Narinig ko nga na pinag-uusapan siya ng mga narses na Amerikano. Pagmamayabang sa kanya ng matanda. Ngitian niya ito. Asar naman na napangiti si Ralph. If so, you should ask Lolo kung ilan ang mga lalaki. Anong ibig mong sabihin ilan? Piko na tanong ni Nadja sa makulay na ibig sabihin ng binata. Ipinatong nito ang braso sa mesa at inilapit sa kaniyang mukha habang nakangising aso. Tumigil ka nga, apo. Puro kakalokohan. Pagitna ni Pio sa nagkakainitan na dalawa. Napahinga na lang ng malalim ang dalaga. Pasensya na ho, Lolo Pio. Kailangan ko na po kasing umalis. Kumain ho kayo ng mabuti. Tumayo na siya. Sana lang, huwag mo siyang basta iwan. Napahinto siya nang marinig ang bulong na yon mula kay Ralph. Ngumiti siya rito nang muling pumihit. Oo naman, I'll take your advice. Nagkiskisa na mga ngipin ang binata. Kung paano siya pakitunguhan ng dalaga'y parang walang namagitan sa kanila. Pagbukas ng pinto ng office ni Nadja, ay naroon si Ralph. Komportabling nakaupo at hinihintay siya. Good day, Mr. Generoso. Formal niyang batit umupo sa silya. How is my lolo? Maayos naman po ang Lolo Pio mo. Mabilis naman siyang naka-adapt sa weather. At magandang response ng katawan niya sa mga gamot. Tumangot-tango ang binata. That's good. Para hindi na rin kita makita. Naghinang ang kanilang mga mata at nasilayan ni Ralph ang sakit na dumaan sa imahe ng kaharap. I really don't get it. Ayaw mo pala akong makita, pero ako pa rin ang na-request mong doktor para sa lolo mo. Sagot naman ni Nadja nang makabawi.
Ngumisi ang binata at sinipat ng tingin ng dalaga mula ulo hanggang paa. Well, I just want to have some fun. Si Nadia naman ang napangiti. Fun? Nakakatawa ba ang trabaho ko para sa'yo? Well, gusto ko lang malaman kung worth it ang pinili mo. Umirap ang dalaga. Mas mataas ang expectation ko sa kinahinat na ng buhay mo. You had big dreams then. You even underestimated me. Remember? Naputol ang usapan nila nang tumunog ang cellphone ng dalaga. Napakunot noo si Ralph nang makitang pagngiwi nito nang itaas ang kamay na nakabenda. Sorry Nads, hindi kita masusundo. Ibinaba niyang tawag mula kay Trinity. Napatingin siya sa binata. You have to go, Mr. Generoso. Off duty na ako. Matamlay niyang paalam dito. Lumabas si Ralph ng opisina ng may palaisipan. Sigurado siyang kasalanan niya kung bakit nakabenda ang kamay ng dalaga. May biglang humintong kotse sa labas ng ospital kung nasaan nakatayo si Nadia. Sinilip niya ang bintanang otomatikong bumaba. Get in. Aniya ni Ralph. Nanatili siyang walang reaksyon. I'll give you a ride home. Wag na. Bumaba ng sasakyan ng binata at lumapit sa kanya. Ang nahawakan nito ay ang kamay niyang nakabenda. I'm sorry. Alertong bumitaw ang dating nobyo nang makitang muling pagngiwi ng dalaga. Tahimik silang lula ng kotse. Dahil ba yan sa natapon na kape nung nakaraan? Basag ni Ralph sa katahimikan. Hindi naman tumugon ang dalagang katabi. Where is your place? Diyan na lang ako ibaba. Kakain lang ako sa restaurant. Kailangan ko rin bumalik sa ospital. Huwag ka nang pumasok. I can't. You can. I'll take care of talking to Dr. Eloisa. Wala na siyang nagawa kundi isandalang likod sa kinaupuan. Pasimpleng sinulya pa ni Ralph ang doktora bago nilinis ang lalamunan. Pwede mong kunin yung nasa backseat. Nagkatinginan sila bago lang siya tumalima. Okay. Sagot ni Nadia at kinuha ang iniutos nito. It's for you. Mahinang sambit nito. Sa akin? Anong gagawin ko rito? Tanong niya nang makuha ang paper bag. Swimwear items yan for my company. Natawa siya. What's funny? Naiinis na tanong ni Ralph. Sakto. Winter dito masusuot ko to. Peloso po at natatawang sagot ni Nadia. Nang magdama ang kanilang mga mata, ay nakikita niyang naaasal na anyo ng dating nobyo. Mas lumawak ang ngiti niya sa labi. I wouldn't give it to you if Lolo didn't ask for it. He was so thankful to you na hindi naman dapat dahil ginagawa mo lang trabaho mo. Pikon ka pa rin hanggang ngayon. Narinig niyang bulong ng dalaga nang bumaling sa bintana. Narinig kita. That's great. You have a good sense of hearing. Kaswal na tugon ni Nadia sa kanya nang muli siyang sulyapan. Pareho silang natigilan ng maghinang ang kanilang mga mata. Kasabay ng paghinto ng sasakyan ay ang katahimikan. Masaya ako para sa'yo. Napakurap si Ralph sa kanyang narinig. I really am. Sinulyapan niya ang hawak. Binabati kita sa narating mo. Napahinga ang binata at mariin ang naging hawak sa manibela habang nagiigtingan ng mga panga. Tama ka. Masyado kitang minaliit. Pero tingnan mo ngayon kung sinong mas may napatunayan. Kung galit ka, tanggap ko yun. Naipon ang mga luha ni Ralph. Nagsisisi ka ba? Seryosong tanong niya kay Nadia. Nagsisisi ka ba na pinili mo na huwag na lang akong makita? Dagdag niya at lumingon dito. Sandaling natahimik ang dalaga. No. Tingnan mo ang naging resulta. You're now a successful CEO. If I didn't end our relationship, for sure, we would both suffer. Pagdurusa ang makasama ko, ganun ba? Iniwasan ni Nadia ang malungkot na mga mata ni Ralph. Hindi niya kaya. Hindi niya pa kayang matagal titigan ang mga matang 5 taon niyang hindi nakita. Dahil bumabalik lahat sa kanyang alaala. Pwede mo na akong ibaba rito. Thank you, Ralph. Take care. Binuksan niyang pinto ng kotse at dire-diretsyong bumaba.
Tama bang nararamdaman niyang panghihinayang sa kalooban? Ngayong alam niyang pagkasuklam na lang ang natitira para sa kanya ng dating minamahal? Check ko lang pang blood pressure niyo, Lolo Pio. Kausap ni Nadia ang nasa wheelchair na si Pio. Narito siya sa bahay ng mga ito para araw-araw na i-monitor ang matanda. Salamat, Iha. Maganda talaga ang gamot at teknolohiya dito sa Amerika. Tumango siya. Tama naman ito. Nandito sa Amerika ang sentro ng mga heart centers. Marami ding magagaling na doktor sa puso ang narito. Dahilan para bumuti ang lagay at recovery ng mga pasyente katulad na lang ng kondisyon ng matanda. Makakauwi na rin kami ng apo ko. Marahang naglaho ang ngiti niya. Uuwi na ho kayo? Pakaswal niyang tanong. Oo, alam kong gusto nang umuwi ni Ralph dahil sa kumpanya niya. Lagi yung sub-sub sa trabaho. Ewan ko ba't bakit tumanda yun ang laging pinapagod ang sarili. Napatitig siya kung saan. Wala namang nobya na pakakasalan. Muli siyang napatingin sa matanda. Ang sabi ko nga roon, nasa edad na siya para mag-asawa. May maayos at komportable na siyang maibibigay na buhay sa magiging pamilya niya. Ano po ang sabi niya? Nagkatitigan sila ng lolo ng binata. And why do you want to know? Napatayo agad si Nadia sa kinaupuan. Naroon si Ralph, nakahalukip-kip at nakaangatang maiitim na magkabilang kilay. Lihim na natawa ang matanda. Bakit gusto mong malaman, Doktora Castro? Nangaasar na ulit nito. Kasi... Nakamot niyang bato at hindi alam kung paano tatakasan ang mga mata ng dating nobyo. Narinig niya ang pagtaltak nito bago bumaling sa matanda niyang pasyente. Lolo, huwag kayong magkikwento sa doktora na to. Baka i-chismis ako niyan. Napangisi siya pero mabilis din yung nawala ng seryoso siyang sulyapan ni Ralph. Mr. CEO, lumapit rito ang maganda at sexing sekretarya. Overseas phone call. Thank you. Napailing siya ng masilayan ang magandang ngiti ng dalawa sa isa't isa. I have to go, Lolo Pio. Paalam ni Nadia at kinuha ang mga gamit. Lumabas na ang doktor ng bahay. You're up to work? Nilingon niya si Ralph. Huminto ito sa paglalakad ng mabilis at kumaswal. Okay na ba yung kamay mo? Pinagmasdan niya ang dating nobyo. I'm sorry. Kasalanan ko kung bakit ka napasok. Walang emosyon niyang inangat ang kamay at maliit siyang ngumiti. I'm fine now. Don't worry anymore. Malungkot na sinunda ng tingin ni Ralph ang dating nobya. Napagtanto niyang hindi pa rin ito nagbabago. Kayang-kaya pa rin ito ang sarili na isa sa nagustuhan niya rito. Mabilis niyang pinilig ang ulo. Tapos na mga taon na paghanga niya rito. Lumipas na ang mahabang panahon. Dapat lumipas na rin lahat ng nararamdaman niya sa taong hindi siya ang pinili. Hep! Umatras ang binata ng humarang si Trinity sa daraanan niya. Bawal ka rito. Are you crazy? Tanong niya sa kaibigan ng dating nobya. Huwag mo akong makrazy-crazy dyan. Hindi mo ako mayayabangan na CEO ka na ngayon. Alam kong nakaraan mo. Kung hindi ka hiniwalay ng kaibigan ko, malamang. Isda ka pa rin hanggang ngayon. Nagtitimpi siyang umirap. Get out! Humakbang ito sa daraanan niya. Pikun niyang tinaas ang isang papel na isa sa medical record ng kanyang lolo. I'm here to ask something, so get out. Maayos na si Lolo Pio. Huwag mo nang guluhin si Nadia. Nakita niyang pag-alala sa mukha ni Trinity. Kanina pa siya nasa surgery room. Kahapon pinuntahan siya ng medical director. Marami kasing nagre-reklamong pasyente sa kanya. Bumulong pa ang doktora sa binata. Makakancel pa yata yung promotion niya. Bumaha ang lungkot sa mukha ni Ralph. Sabay nilang natanaw ni Trinity ang nagtatakbuhan ng mga nurses. You're a useless doctor! You killed my son! Natigilan si Ralph nang maabutang hawak ng isang Amerikanang babae ang magkabilang braso ng dalagang nakayuko. Hindi niya matiis ang nakikita niya, kaya nakipagsiksikan siya para lapitan ito. Pilit niyang inilayo ang dating nobya sa nagagalit na banyaga. Anong nangyari?
may mga luha siya nitong tiningala. Tiningnan niya ang mga kaharap nitong kamag-anak ng pasyenteng nasa loob. She killed my son! I'm really sorry, Mom. I did everything I can. Mahina ang wika ni Nadja. Natigilan sila nang lumabas ang stretcher mula sa surgery room. Lalong lumakas ang iyak ng babae. Sinulipan niya ang dalagang nakatungo ang ulo. Buong akala niya, wala na siyang pakialam sa nararamdaman nito. Pero ngayon na nasisilayan niya mga luha ng dating nobya, nadudurog ang puso niya. Isang hangin ang pinakawalan ni Nadja mula sa bibig. Gusto niyang mabawasan ang bigat na nasa dibdib. Naroon siya sa labas at halos mamanhid ang mga daliri sa lamig. You are nothing. Kumisap ang mga mata niya nang marinig ang pahayag na yon. Nang tumayo ay naroon ang binatang kapatid ng namayapang pasyente niya. Richard, I'm so sorry. I'm just a doctor. Bigla siyang tinulak nito. Otomatiko siyang napaupo. You really call yourself a doctor? Well, you failed to save a life? Enough. Ralph. Aniyan niya nang makitang seryosong binata. Saglit siya nitong sinulyapan. Nagkikiskisa ng mga panganito nang humarap kay Richard. You don't talk to her that way. You don't know what she sacrificed to become a doctor. I know she did everything. And she didn't like what happened either. Because her dreams is to save lives. Naiinis na umalis si Richard. Dahan-dahang humarap si Ralph kay Nadja. Kumibot ang puso niya nang makita ito. Maingat niya itong inalalayan tumayo. Doble ang nararamdaman niyang sakit. Nang makita na naman ang mga luha nito. Malamig dito. Pumasok ka na sa loob. Bakit? Ang malayong tingin ni Ralph ay marahang natuon kay Nadja. Anong bakit? You're asking me why I'm defending you? Gusto mo ba pabayaan na lang kita? Mapait na napangiti ang dalaga. Kilala niya ang puso ng dating minahal. Wala itong kasing lambot. I won't tolerate that. No one deserves to be treated like that. Pinunasan ng binatang pisngi ni Nadja. Halika, samahan na kita sa loob. Mababang boses na aniya nito. Nang hawakan siya sa braso ni Ralph, atigiya ay wala na siyang nagawa. Lihim niyang tiningala ang dating nobyo. Ilang taon din silang nagsama sa iisang bahay. At mas marami roon ang magagandang alaala na pinipili niyang itago. Oh, ba't nandito ka pa? Nagulat pa si Nadja ng bahagya ng makalabas ng banyo. At naabutan na nakaupo sa ibabaw ng mesa ang binata. Nagkatitigan sila. Baka nasa labas pa yung Amerikano na yun. Asiwang katahimikan ang namayani sa loob ng opisina ng doktora. Pwede ba kitang ihatid pa uwi? Banayad ang naging pagtango ni Nadja. Dr. Castro. Saktong paglabas ng pinto ay may tumawag sa pangalan ng dalaga. Magkasunod silang bumaling ni Ralph. Buti naman, naabutan kita. Let's go? Sabay na tayo? Nakangiting tanong ni Yexel. Napatingin siya sa dating nobyo. I'll go ahead. Matabang na paalam nito bago tumalikod. Oh, si Ralph ba yun? Yung CEO ng swimwear? Namamanghang tanong ng hospital staff at boyfriend ni Trinity. Ngumiti si Nadja at tumango. Naisip niya kung nanatiling sila ni Ralph, masarap ipagmalaki ang naging buhay nito. Bilang isang magaling na swimmer, hanggang sa naging matagumpay na CEO. Nawala rin ang ngiti niya nang maalala ang araw na naghiwalay sila. At ang mga salitang binitawan dito. Good morning po, Lolo Pio. Nakangiting nagtungo si Nadja sa matandang mas malakas at mas maaliwalas ng anyo. Heto po ang complete papers niyo at clearance para makapagbiyahe na kayo pabalik ng Pilipinas. Salamat. Kinuha iyon ng matanda. Maraming salamat. Magaling kang doktor kaya mabilis akong gumaling. Hinawakan ang nangungulubot nitong kamay ang palad niya. Naging malungkot ang ngiti niya nang maalala ang namatay na pasyente noong nakaraan. Sinabi sa akin ni Ralph ang nangyari. May mga buhay talaga na kahit
ilang beses nating iligtas. Kung hindi niya hayaan, wala tayong magagawa. Napaseryoso si Nadja. Ginawa mo ang lahat. Sadyang oras na niya. Pigil-pigil niyang mga luha. Marami ho akong sinakripisyo para sa pangarap ko. Kaya hanggat maaari, gusto kong lahat ng maging pasyente ko gumaling at makaligtas. Mabuti at magaling kang doktor. At bilang pasyente mo, nagpapasalamat ako. Naiiyak niyang tinitigan ang lolo na ng dating nobyo. What's happening here? Automatikong pinunasan ni Nadja ang mga luha nang dumating si Ralph. Lumapit ito sa kanya at walang ingat na hinawi ang ilang hibla ng buhok niya. Are you crying? Nag-aala lang sinilip nito ang mukha ng dalaga. Umiling lang ang nakayukong si Nadja. Binalingan niya ang kanyang lolo. Inaway niyo ang doktor niyo? Hindi apo. Nagpapaalam lang ako sa kanya dahil uuwi na tayo sa Pilipinas. Napakurap siya nang itaas nito ang papel. Marahan niyang nilinga si Nadja. Busy ka? Aha. Nagpahanda ako ng dinner para magpasalamat sa mga doktor sa ospital na nag-alaga sa Lolo Pio ko. After that, we will fly back home. Sana makapunta ka. I'll try. Pigil na garalgal niyang sagot. Umaasa siyang sa huling beses makita pa niya si Nadja. Sa ganong paraan gumaan ang mabigat niyang kalooban at magkaroon ng munting pag-asa. Isama mo na rin si Trinity at lahat ng Pilipinong nagtatrabaho sa Divine Medical Hospital. Aside from ye, anong ang pangalan nun? Yung maliit na nakasalamin. Yung hindi naman kaugapuhan. Bulong ni Ralph. Si Excel. Natawa tuloy ang lihim na naiiyak na si Nadja. Whoever he is. Irap na wika ng binata. Boyfriend siya ni Trinity. Napatingin agad sa kanyang binata. Nginitian lang niya ang nagulat na si Ralph. Sir, ready na po ang sasakyan sa labas. Sinulya pa ni Nadja ang sekretaryang lumapit sa kanila. Maganda siya. Puri niya. Sino? Si Yasmin? Nagplaster siya ng ngiti sa labi nang humarap sa binata. Gusto niyang lolo mo na mag-asawa ka na. Huwag ka na raw magtrabaho ng magtrabaho. Itinaas niya ang kamay at pinisil ang balikat nito. Napatunayan mo na ang sarili mo. Napangiti si Ralph. Sa lahat ng mga narinig niyang papuri, ito ang pinakamasarap sa tenga. Dahil galing sa babaeng naging inspirasyon niya. You deserve to be happy. You deserve to be loved and chosen, Ralph. Bumusina ang kotseng huminto sa harap nila. Binuksan ng binata ang pinto. Nagtataka si Nadja na tumingin dito. Sumakay ka na. Iahatid ka niya sa ospital. Hinawakan siya nito sa kamay at giniya palapit pero sandali pa siyang hinawakan ng mahigpit sa palad ng dating nobyo. See you tomorrow night, Nadja. Nakangiting tinanaw ni Ralph ang kotseng palayo. Sa pagpihit papasok ng bahay ay naroon ang kanyang lolo. Nahihiya siyang lumapit dito. Siya iyon. Tama. Sumeryoso ang binata. Siya yung babaeng tinutukoy mo. Naging malambot ang anyo ni Ralph. Ang akala ko, galit lang ang meron ako para sa kanyalo. Akala ko, magagawa kong ipagyabang ang lahat ng meron ako ngayon. Bumaba siya para maharapan ang matanda. Pero hindi ko ho pala kaya. Hurting her is like hurting myself. Hindi ko pala kayang kamuhian ng babaeng dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Itinungo niya ang ulo. Siguradong ipagmamalaki ka niya, apo. At siguradong masaya siya para sa'yo. May mga luhang tumango si Ralph. Ilang beses man niyang titigan ang mga mata ni Nadja, wala siyang makita roon na galit o kahit inggit sa natamo niya. Sa halip, hiya, kaba at saya ang laging nasasalubong ng kaniyang mga mata. Hindi niya may kukumpara sa kahit na kanino si Nadja. Nads! Trinity. Matapos mag-rounds, ay hinila siya ng kaibigan kung saan. May dinner daw bukas? Oo,
Uuwi na kasi si Lolo Pio. A-attend ka? Hindi siya sumagot. Magkwento ka nga? Okay na ba kayo? Muntik nang mawala ng balanse si Nadja nang banggain nito ang balakang niya para lang tuksohin. Nakita ni Yexel na magkasama kayo. Tell me, are you getting back together? Do I deserve him? Malungkot niyang tanong. Napahinto naman ang kinikilig na kaibigan. Seryoso niyang hinarap ang kaibigan habang kip-kip ang hawak na clipboard. Pagkatapos ng nangyari at nagawa ko, hindi ko alam kung karapat-dapat pa ako sa kanya. Lumungkot ang mukha ng kaharap. Marami siyang napatunayan habang ako patuloy na nagkakamali at nangangarap. May mas karapat-dapat sa katulad ni Ralph. At hindi ako yon. I can be his fan, but not his other half. Tinanggap na niya ang katotohanan. Nagkita lang sila ni Ralph para ipamukha ng tadhana ang pinakawalan niya. At kahit gusto niyang magsisi, hindi niya magawa. Dahil sa nakikitang buhay ngayon ng lalaking kaniyang minamahal. Dr. Castro, naputol ang usapan nila nang lapitan sila ng isang nurse. The medical director wants to talk to you. Kinabahan silang nagkatinginan. Malayo agad ang tanaw ni Ralph nang makarating ang mga bisitang doktor sa bahay nila. May hinahanap ang kaniyang mga mata. Napansin naman yun ni Trinity. Kinausap ng medical director at ni Dr. Brown si Nadja. Napatingin siya rito. Tungkol yata sa promotion. Hindi ko tinatanong. Seryosong sagot ng binata dahil sa pagkadismaya sa narinig. Hindi daw tinatanong. Nakangusong saad ni Trinity. Obvious naman kahit hindi mo itanong. Ikaw talaga? Hindi ka lang nagbago. Aniya pa sa kanya nito. The dinner is ready. Pag-iiba niya at sinulya pa ng garden. Okay. Nakangiti naman na sagot ni Trinity. At dire-diretsyong pumasok sa loob, kahawa kamay si Excel. Napahinga ng malalim si Ralph. At tumanaw sa labas ng bahay. Bukas na ang flight nila pabalik ng bansa. Kalabisan bang makita niyang dalaga kahit ngayong gabi lang? Hoy Ralph! Pa-share naman ang road to success mong buhay. Sa kanya napunta ang usapan habang kumakain sila sa mesa. Napatingin sa kanya mga kaharap na kapwa mga Pilipino. Totoo namang, there's no shortcut to success. Panimula niya. Naging swimmer ako dahil yun ang gusto kong gawin. Pero may mga taong nakapag-realize sa akin that I can be more than just a swimmer. Tumitig siya kung saan habang nakangiti. Kahit na malaking parte ng mundo ay tubig, I can't just swim for the rest of my life. Nagpatuloy si Ralph sa pagsasalita. When I had a swimming competition back then, may lumapit sa akin na manager. Nagtatrabaho siya sa isang modeling agency. And because I'm undeniably good-looking, pagmamayabang niya, dahilan para matawa ang mga seryosong nakikinig sa kanya. Nakuha ako. Nag-model. Nag-ipon. Hanggang sa naisip kong bumuo ng sarili kong kumpanya. I thought of building a company that I could relate to. Something that is close to my heart. And that is swimming. Kaya nagtayo ako ng isang swimwear company. Manghang-mangha si Trinity sa kaniyang narinig at pumalakpak pa. I did not expect that from you, Ralph. Wika pa ng doktora. After what happened, masama pa rin bang loob mo sa amin? Napatingin siya sa kaibigan ng dating nobya. No. Kay Nadja. Natahimik ang binata. Hindi na itinuloy ng dalagang paghakbang nang makarating sa garden matapos marinig ang pangalan niya. Nang tumalikod, ay umasa pa siyang tatanggi ang binata kung nanatili itong may sama ng loob sa kanya. Pero alam niyang hindi yun ang magiging sagot nito. Trinity. Oh, bakit nandito ka pa? Akala ko flight niyo na. Tanong ng doktora nang lapitan ni Ralph sa hallway ng ospital. Si Nadja. Tumanaw pa siya sa ward. Where is she? Ang alam ko, on leave siya. Baka na-upset. May iba kasing nakakuha ng promotion niya. Napabuntong hininga si Ralph. Bumigat ang loob niya dahil sa kanyang narinig. Tumawag ako sa bahay. Wala rin siya doon. I'm getting worried. Winter ngayon. Sobrang lamig sa labas.
Nag-aalala silang nag-iisip kung nasa ng dalaga. Malalim na ang gabi nang kunin ni Nadja ang ilang gamit na naiwan sa opisina niya. Matamlay pa rin siya hanggang ngayon dahil sa naging desisyon ng ospital. Nakaapekto sa promotion niyang reklamo sa kanya ng ilang mga pasyente dahil sa naging trabaho niya noong mga nakalipas na araw. Kaya ang matagal na niyang hinihintay ay nawalang parang bula. Nads, okay ka lang? Nakatunghay si Trinity sa kaibigan na parang wala sa sarili nang makasalubong ito. Hey, Nadja! Hinahanap ka ni Ralph. Walang emosyon niyang tiningnan ang kapwa doktora. May lumapit na nurse kay Trinity kaya napilitan itong magtungo kung saan. I'll call you later, Nads. Pahabol nitong tuluyan ang umalis. Wala pa rin sa loob na naglalakad si Nadja hanggang sa makarating siya sa labas ng ospital. Kasalukuyang nalalaglag ang maliliit na butel ng niebe sa walang katao-tao na daan. Nanunuot din sa buto ang lamig kasabay ng parang yelong natutunaw na hangin. Kung noon, malinaw ang direksyon na tinutungo niya sa buhay, ngayon, unti-unti na yung lumalabo. Ramdam niya ngayon ang matinding pagod. Napakahabang panahon siyang nag-iisa. Tiniis ang lungkot at pangungulila. Matagal siyang nagpakasakit. Ang buong akala niya, kapag narito na siya sa rurok ng tagumpay, magiging maayos ng lahat. Pero ngayon, unti-unti siyang nabibigo. Wala siyang kabahagi sa lumbay, pighati at pagkabigo. Hanggang sa kusang mapahinto ang mga paa niya. Iilang hakbang ang layo ng nakatayong si Ralph sa kanya. Mabilis itong lumapit sa dalaga. Are you out of your mind? Sigaw ng binata sa harap niya. Umiiyak na tumingala si Nadja dito. Doon lang bumaba ang takot na bumabalot kay Ralph. It's not the end of the world, Nadja. Ano ngayon kung hindi mo nakuha ang promotion na yun? Mahinahong tanong ni Ralph sa patuloy na umiiyak at nangingitim na labi ng doktora. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat. Ayos lang, Nadja. I'm here. Mas lalong napaiyak ang dalaga. Marahan niya itong niyakap habang pigil ang emosyon. Dapat ngayon ay nakasakay na siya sa eroplano para umuwi ng bansa pero hindi niya basta ito maiwan. At mapalampas ang pagkakataon na makita ang dating nobya. 5 taon niyang pinaniwala ang sarili na nakalimot na siya pero ngayon na nasa bisig niya ito, alam niyang nagsisinungaling siya sa lumipas na panahon. Si Nadja lang ang nasa puso niya at wala ng iba. Marahang kumala si Ralph dito at pinunasan ang mga luha ng dalaga. Akala ko, ngayon ang flight niyo. Are you crazy? You think I can leave you like this? Natahimik si Nadja. Naghinang ang kanilang mga mata. Hanggang sa haplusin ang binatang buhok niya pababa at sapuhin ang kaniyang pisngi. I should hate you, but I can't. Pinagkatitigan ni Ralph ang dalaga. I can't hate the one I love the most. Umiiyak siyang tumango sa kaniyang narinig. Akala ko, ikakasaya ko ang pagyabangan at pagmalakihan ka. Hindi pala. Hindi ko kayang makita kang nasasaktan. Because it breaks my heart too. Magkabilang pisngi niya ang hinawakan nito at pinagdama ang kanilang mga mata. Nagsikap ako para sa'yo. I did everything for you. Hindi kita kayang iwan. Come with me. Let's go home. Nginitian siya ni Ralph na kontrol-kontrol ang mga luha. Walang nagbago. Nakita pa rin niya sa mga mata nito ang pagmamahal na nasilayan niya makalipas ang 5 taon. Anong ibig mong sabihin? Sumama ka sa akin. Pabalik ng Pilipinas. Umuwi na tayo. Muli siyang niyakap nito. Pero... Magsimula tayo ulit, Nadja. Malambing na bulong ng binata sa dalaga. Mas sumigpit ang yakap nito sa kanya. Napaiyak siya sa saya at gumanti ng mariinayakap sa lalaking hindi niya nakalimutan kahit isang araw. Tiningala ni Nadja ang bahay na bato. Napangiti siya ng muling masilayan ang minsan niyang naging tahanan. Maraming alaala ang malinaw na bumalik sa kanya. Ang ingay ng tawa, ang sigawan at ang mahinang pag-iyak. May sumubok na
bumili ng lote. Gigibayin nilang bahay at tatayuan ng bago. Naiiyak niyang sinulyapan ang katabing binata. Inabot nito ang kamay niya at hinigpitan ng kapit. I don't know how many times I refused na may bumili ng lugar na to. Nakikinig lang si Nadja. Ngayon alam na niya kung gaano iningatan ni Ralph ang lugar kung saan sila nagsimula, kung saan sila bumuo ng alaala. Sa nakalipas na 5 taon, hindi nito yon basta tinapon. We're home, Nadja. Handa ka nang pumasok? Umiiyak siyang tumango. Magkahawak silang pumasok sa bahay. Tumayo siya sa tapat ng malaking bintana. Kararating lang nila ng Pilipinas ni Ralph at dito sila dumiretso. Nag-resign siya sa ospital at dito na lang napagpasyahang magtrabaho sa bansa. Dahil tama naman ang binata. Panahon na para umuwi siya sa totoong tahanan niya. Natupad na niya ang pagiging doktor at nakatulong sa iba. Panahon na para pagbigyan nila ang puso nilang matagal nang ulila. Umupo sa ibabaw ng pasimano si Ralph habang nakatayo naman sa gilid niyang dalaga. Mahangin at maaliwalas ang panahon. Nakausap ko ng pamilya mo. Banayad na nagbaling si Nadja sa kanya. At pumayag na sila. Aha? Tumunog ang pagbukas niya ng kahon ng singsing. May namuong luhang tinitigan niyo ng dalaga. Dito ako eksaktong nakaupo. Hawak ang isang singsing na binili ko noon makalipas ang 5 taon. Yayayain sana kitang magpakasal. Kaso, wala akong lakas ng loob na gawin yun. Ralph! Naiiyak na tawag ni Nadja. Bumaba ito at marahang lumuhod sa harap niya. Patawarin mo ko kung naging makasarili ako. Forgive me for letting you suffer. For letting you feel you're all alone. Sa lahat ng nagawa ko, magagawa mo ba akong pakasalan? Pipiliin mo bang makasama ko sa habang buhay? Will you marry me, Nadja Castro? Yes! Nakangiti at may mga luhang sagot niya. Otomatikong gumuhit ang ngiti sa labi ni Ralph. Wala akong rason para humindi. It was always you, Ralph. I promise this time, I will never leave you again. Dahil hindi ko hahayaan na gawin mo ulit yun. Nanatili ang matamis na ngiti sa labi ng binata nang sumagot. Mabilis niyang sinuot ang singsing sa daliri ni Nadja at hinagka ng puno ng pangungulila ang dalaga. Mahal na mahal kita, Nadja. I love you too, Ralph. Buong akala niya, hindi na niya makikita at makakapiling muli ang kanyang unang minahal na si Ralph. Pero heto sila ngayon makalipas ang 5 taon. Sa harap ng tahanan na naging saksi ng pag-iibigan nila at ang muling pagtatagpo ng kanilang mga puso. Magkasama sila ni Nadja na humarap sa mga magulang nito. Magalang siyang nagpaalam at hiningi ang basbas sa kanilang nalalapit na kasal. Dahil nauunawaan naman niya ang punto ng mga ito, walang magulang ang gugustuhin mapasama o maghirap ang kanilang anak. Kaya nga siya nagsikap ng gusto para ipagkatiwala ng mga ito sa kaniyang dalaga. Matapos ikasal ay sinulit nilang 2 oras. Bumawi sa mahabang panahon ng kanilang pagkakawalay. Nang makita muli ni Nadja si Ralph, doon niya napatunayang sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan at kahit gaano katagal ang panahon na lumipas, mahanap at alam ng tunay na pag-ibig ang daan pabalik sa kanila. Hindi kailanman maliligaw ang 2 puso na para sa isa't isa. Sa pagkakataon na ito, sigurado na silang habang buhay na magsasama, sa hirap man o ginhawa. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!